Matutuloy raw bukas ang pagbasa ng sakdal kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa kasong pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Ngayon pa lang, may harang na sa courtroom kung saan inaasahang ihaharap ang Amerikanong sundalo. Nakatutok si Rida Reyes. Business as usual sa Olongapo City Hall of Justice, tikom ang bibig ng mga staff ng RTC Branch 74. Pero ayon sa iba't ibang source ng GMA News, tuloy bukas ang arraignment ni U.S. Marines Lance Corporal Joseph Scott Pemberton kaugnay sa pagpatay sa Filipino transgender na si Jeffrey Jennifer Laude. Hinarangan na nga ang harap ng courtroom kung saan inaasahang ihaharap si Pemberton bukas. Katulad nito ang magiging itsura ng courtroom na pagdarausan ng paglilitis kay Pemberton. Medyo maliit daw, sabi ni Commander Timothy Stone na U.S. Naval Forces nang pumarsyal sa dito kanina para silipin ang gagamiting courtroom. Kinahapunan, dumating naman ang isang kinatawan mula sa U.S. Naval Criminal Investigative Service o NCIS pero tumanggi ring magbigay ng pahayag. Ang Olongapo PNP, latag na raw ang security plan simula bukas ng madaling araw. Mahigit 100 tropa ng kapulisan ang ipipwesto sa paligid ng Hall of Justice, hiwalay pa sa backup mula sa ibang partner agencies. We are prepared for any untoward incident na mangyayari. Yes, kasi maraming lalista na darating. Tuloy man ang pagharap ni Pemberton sa korte bukas, palaisipan pa rin kung papayag ba ang korte na mapunta sa gobyerno ng Pilipinas ang kustodiya kay Pemberton habang gumugulong ang paglilitis. Ayon kay Justice Secretary Lila de Lima, nagkakaibang interpretasyon ng Amerika at Pilipinas sa salitang extraordinary cases na siyang basihan para mailipat sa Pilipinas ang kustodiya ni Pemberton. Pero nagmatigas ang Amerika sa kanila pa rin daw ang kustodiya ni Pemberton. Ang ating Department of Foreign Affairs, hindi na raw ipipilit pa ang kustodiya sa Amerikanong sundalo. What's important is that in the first place, Pemberton has already submitted himself, we have the criminal jurisdiction and he will be tried in a Philippine court under Philippine laws. And we all know he's under detention inside Camp Aguinaldo where he's being guarded and monitored by Philippine and U.S. Authorities. Sa isang pahayag, nangako ang U.S. State Department na makipag-ugnayan ito sa gobyerno ng Pilipinas para manaigang hustisya sa kasong ito. Mula rito sa Olongapo City, Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.